Mapagpalang umaga mga kap, and this is Ezalor, our ADV-160 na ginamit natin for our Parac Endo Rally 2024. Let's go! So just a little bit of context mga kap, itong ating ADV-160 na tinawag natin si Ezalor. Shoutout muna sa mga Dota fanboys dyan, alam nyo na kung sino to. Ito po ay ating pina-volunteer sa ating mga kapatid dito sa Mindanao RT way before itong Parac Endo Rally 2024. So instead na tayo mismo makinabang sa mga sponsorships na ibibigay ng mga ating malalapit na kaibigan sa motorcycle industry, we have chosen na may isang makinabang para doon sa upgrades na mangyayari dito to make it endurance-ready ADV. No? So ngayon, ira-rundown lang natin lahat ng mga upgrades, sponsored upgrades dito sa motor na to that made this motorcycle or made this ADV-160 a endurance-ready. So yun nga, kung mapapanood nyo sa first vlog natin about Lagaw Mindanao series na ilalabas natin na to na magkakasunod, ito ang part 2. Which is magbigay ng isang review para dito sa ADV na to at sa mga upgrades niya. Ngayon, mapapansin nyo, hindi ko pa talaga siya pinalilinisan kasi that's the point of this review or this video is para alamin kung yung mga sponsored accessories ba na yun or upgrades na yun is worth it doon sa nangyaring Parac Endo Rally 2024 na 999 km na hindi rin naman natin natapos halfway there. Kung gusto nyo mapanood yung vlog na yan or meron tayong video card sa huli, just click that para ma-witness nyo yung isang napakalupit at napakagandang Mindanao doon sa vlog natin na yan. Alright, so without further ado, simulan na natin ang pag-review. So unahin na nga natin yung mga accessories muna na tayo yung bumili, yung additional comfort for the endurance. So una natin binili is itong honeycomb sa seat. Okay din naman siya. Siguro mga ang rating ko dito 7 out of 10. Kasi okay siya on the shorter side or on sa mga pag-upo mo pa lang okay siya. Pero eventually medyo nakakangalay din siya. Tsaka medyo dumudula siya. Hindi siya fixed talaga doon sa place kapag lalo na pag mga bangkingan ganyan, nag-i-slide down siya. Kasi nga siguro dahil hindi masyado enough tong mga straps niya. So okay din siya. Pero I think okay din ng ADV kahit na wala na to sa next endurance. Itong grip, yung pinapatong lang. Hindi ito yung mahal na counterpart pero sobrang solid din. Ito, kasi meron din ako yung Andromeda sa Manila. Ay sa Baguio. So siguro since punit na yon, papalitan ko na to ng ganito. Which is mura lang. Pero the same lang din naman pala. Ngayon yung longevity ng paggamit or yung kung gaano siya katagal maglalast, I'm not sure, but for the purpose of endurance ride, sobrang enough siya kasi bawas na bawas yung vibration talaga dito sa mga grips na yan. Okay, push lock ito okay din, just for the purpose of the event yun lang talaga dapat. You have to make sure na mahigpit talaga siya kasi nangyayari nag-i-slide to. Ayan, makikita nyo mabilisan din kasi siya kinabit. Pero it provides its purpose. So, good siya. Okay siya. So, simulan na nga natin para doon sa naman in-sponsor ni MJ Garage. So, simulan na nga natin dito, Cap, sa in-sponsor ni MJ Garage. Itong side mirrors, tsaka itong handle guards. No? Itong side mirrors, okay siya. Malapad yung view. Tapos, very robust din yung design niya. Napaka-tibay. So, hindi talaga gumalaw the whole time. Okay siya. Goods na goods. Tapos yung gantong handguard, same dito sa akin eh, sa kay Andromeda. So okay din siya. May review tayo nito sa Essentials, click nyo na lang din dyan. Pwede nyo panoorin. Malaking bagay talaga to lalo sa mga long rides kasi yung wind stress bawas na bawas dito sa mga handguards na yan. Kaya okay to for me. Kaya ito agad yung minake sure ko na may mag-sponsor sa atin itong handguard. So, yun yung MJ Garage. Sponsorship worth 3,500. Okay, now let's move on sa horn, sa MDL, tsaka dito sa electrical harness from JR Motorworks. Ito, hindi ko talaga
na-anticipate. Although ito lang din kasi yung available at the time. Pero MDL lang, Senlo M1. Ang alam ko na talaga dito, hindi ito uubra sa endurance. Kasi nga, mapapansin nyo sa mga endurance, mas malalaki, mas madami. Ganun yung mga meta sa endurance eh. Lalo na pag sa gabi. Kasi yan talaga lifeline natin pag rumaride ng endurance sa gabi. Pero itong Senlo M1, malakas siya. Okay siya. Hindi siya sobrang lakas, hindi rin siya sobrang hina. Sobrang saktong-sakto niya. Nakita ko lang yung harap. Kasi nasa around 15 kami na tumatakbo. Shoutout, North Main RT. Kung makikita nyo dun sa vlog, okay yung liwanag niya. Hindi siya kulang. No? Hindi ko ini-expect na ganun kaganda yung magiging output niya when it comes to night riding dito sa 999 kilometer na tinry nating tahakin. Tapos syempre, JR Motorworks, kung mabubuksan ko lang yung loob niyan, makikita nyo napakalinis niyan. Yung harness nila, ilalagay mo na lang talaga literal. At napakaganda rin nun for sure. JR Motorworks, kilala sila dyan sa napakalinis na line. Tapos sa horn, ganun din. Although itong horn natin is nagkaroon kasi ng bagyo nung nakaraan. Yung horn tsaka yung ating gulong na Euro Grip, kung mapapansin nyo, nakastock siya. Pero maganda pa yung condition. Hindi dumating dahil dun sa naging bagyong aghon. So si Leeds J, shoutout Leeds J, panty of Sock Sergeant RT. Siya ang tumulong sa atin makapag-secure ng maayos-ayos na stock tires. Stock tires, familiar na tayo dyan. Okay yan, pero may limitations lang siya. Pero okay yan, overall. Busina at MDL and harness amounting to 5,000 by JR Motorworks. Approved. Okay, now let's go to the performance department. So beforehand, months prior dito sa event, tayo nakikipag-coordinate na dito sa Mindanao through Leeds J of Sock Sergeant RT and his staff. So lahat ng mga upgrades na dumarating at binibigay ng mga sponsors natin, pinapadala din natin agad sa kanya. Ngayon dito na naman sa CVT, meron tayong dalawang part, no? Meron tayong pang performance for the endurance at the same time, meron tayong mga Juna para sa manual. So yung mga Juna para sa manual is unang-una yung belt. Nung nakuha kasi natin pa si Ezalor, 16,000 Odo. So inalam ko na agad kung ano yung mga dapat nang palitan na hindi pa napalitan ni owner. Cup Mikey of Sox RT, shoutout sa inyo Sir Mikey. Snappy, salute, no? Salamat sa pagbo-volunteer nitong motor na to. Pinalitan natin dito belt, yung mga sa stock para sa manual, belt, spark plug. Yan, yung dalawa. Tapos brake pads, harap likod, Elig, sponsor din ni Moditech. Tapos panggilid, center spring, clutch spring, bola. Yan, pulley, kalkal pulley para sumagad. Tapos air filter, palit din. So all in all, siguro nag-amount siya around 6,500 lahat-lahat ng sponsorships ni Moditech for the performance department ng motor na to to make it endurance ready. Hindi ko na explain further kung ano yung ginawa nila dito sa panggilit, but we made sure ni Cap Josh De La Cruz na pang endurance siya and hindi siya pang daily use, no? Kasi fuel efficiency, tinamaan talaga ako doon kasi medyo lumakas siya sa gasolina, pero yun ang kinagandahan naman niya. Hindi ako naiiwan doon sa group challenge namin. Magpapatunay dyan yung mga kasama natin sa ride, no? Whenever I need power, kayang-kaya naman yung ibigay. Alright. So that's Moditech Hub sponsorship. Now for this upgrade, ito yung isa sa pinakamahal na upgrade na sponsor sa atin by Rapmaster PH, 8,500 PPF para dito sa ating EDV-160 sa Mindanao na ginamit. Unfortunately, hindi natin siya nailagay kasi nagkaroon ng mga problem with the installation. Medyo mababa yung supply, mataas yung demand. So, siguro gets nyo na yun kung saan ako papunta. Medyo mahal yung labor niya dito sa Mindanao. And hindi ko na kayang i-shoulder yun. So, we decided together with the owner na lagay na lang siya.
afterwards. Pero makikita nyo naman dito sa state ng ADV natin kung ano yung talagang na talagang isang need din siya. Kasi grabe oh. Talagang kung may PPF lang to, mas less yung mga dumi na yan at mag-slide lang siya. So, yun. Kung mag-endurance man ako ulit, I'm gonna make sure na naka-PPF yung ADV ko para protected pa rin siya. Mape-preserve natin yung beauty ng motor. Wrap master, 8,500 full fairings, full major fairings for the ADV 160. At yun yan, no? Si DLD naman nag-sponsor ng ating gulong na Eurogrip and Eurogrip Tires Philippines. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa suporta ninyo. Harap likod. Yeah, but unfortunately, hindi siya dumating. It's worth 5,000. Harap likod para dito sa ating. So, yung pinaggamitan na lang o pinaghiraman na lang namin itong mga tires na to, papalitan namin itong tires nila ng Eurogrip tires sa mga nagpahiram. Para transparent pa rin naman. So, for our helmet naman, ZE helmet. Atom SB version 2. Para sa akin napakasulit nito. Nung una akala ko hindi ako masasanay sa bigat na nararamdaman ko dito sa helmet na to kasi nga modular siya. Basing din on my last review, no. Pero nagulat ako na tolerable naman yung ano niya, yung bigat niya pala eventually. Hindi mo na rin mararamdaman yung bigat ng isang helmet lalo na pag may adrenaline ka ng endurance. I think nakatulong din yung form factor niya. Modular sport. Kasi kung makikita nyo, mukha talaga siyang sports helmet. Mukha siyang pang road or racing helmet. Pero nakatulong yun tingin ko dahil sa aero nitong design ng helmet natin. So, ZE helmet 7,000. Atom 2 SB. Maraming salamat po. Malaki naging tulong sa akin ito. Itong helmet na to. And if I would like to use it again on a endurance ride, for sure another modular ulit for convenience lang ng paglipat ng full face tsaka half face helmet. So yan, ZE helmet. At ito na nga, ito na ang total amount na upgrades na nagastos natin dito para sa ating ADV 160 na si Ezalor to make it endurance ready. Yan, sana may mga natutunan kayo dito sa video na to mga kap. And itong video talaga na to ay na-offer ko para sa mga nag-sponsor ng ating upgrades para sa ating ADV 160 na si Ezalor para magamit natin sa endurance. At at the same time, nagpapasalamat din tayo syempre to Para Clothing for sponsoring this grandiose event na maraming nag-enjoy, maraming sumuporta at maraming naka-experience ng hindi pa nila na-experience lalong-lalo na dito sa banda ng Mindanao. So yun lang muli. This is your Cup Arky. Peace and love as always. Manners make it, man. Snappy salute.